Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB Mulet yun. Tayo mula nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa news page. Subscribe ko dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, naku po, problemado na China, nataranta, sariling kakampi, kumalas na, Press Marcos, West Philippine Sea, mababawi na. At yung play na natin, wala laman ito. Ito po ay may kaugnayan sa China. Mm-hmm. Alam ba ninyo na yung palang China ay may sariling problema rin. Ayan, ito yung presidente ng China ngayon, di ba? Yan po, si President Xi Jinping. May malaking problema rin siya. Alam nyo kung ano yun? Mm-hmm. Yung palang mga mamamayan, o yung mga military, o yung mismong Communist Party of the Chinese Communist Party, yeah, yung kanyang partido, ay hindi na rin kontento sa nangyayari sa kanyang bansa. Dahil nga po yung sunod-sunod na epekto ng ekonomiya at saka yung kalikasan sa kanila. Diba, ang daming flooding. Ang daming nangyari sa kanilang bansa. Marami na rin hong nakakaramdam ng hirap ng buhay. Mm-hmm. Yung ekonomiya nila, apektado. Humina yung kailang ekonomiya, nakakaranas pa ng maraming mga kalamidad. At yung relasyon nila sa ibang panig ng mundo, sa iba-ibang mga bansa, ramdam na rin ng Chinese Communist Party. Mm-hmm. Na kailang partido. So, lumalabas ngayon na yung mga dating presidente ng China at mga negosyante sa kanila, pati yung partido nga, ay hindi kontento sa performance ni Xi Jinping sa kanyang style na ginagawa. Dahil nga ho, apektado na ekonomiya, tapos marami pang bansa na tumutulig sa kanila. Marami pang bansa na nagagalit sa kanila. Ito'y sa issue nga po nung sa Taiwan at saka sa Pilipinas, West Philippine Sea. Ibig sabihin, yung pag-iingay ng Taiwanese government at ng Philippine government sa international community, global awareness sa kung anong ginagawa ng China ay naka-apekto sa kanilang ekonomiya at pati sa kanilang relasyon sa iba-ibang mga bansa. Kasi para po sa inyong kaalaman, kahit anong bansa, especially ang China, malaki sila. Ang kanilang ekonomiya, inaasa rin nila sa mga negosyo nila sa labas ng bansa ng China at sa pakikipagrelasyon. Kasi kahit anong laki mo na bansa, kung wala kang magandang relasyon sa ibang bansa, sa ibang lahi, maaapektuhan din, hindi pang matagalan ang kabuhayan ng isang bansa. Na-identify ng China at ng mga negosyante sa China na itong mga threat or mga sinasabi ng China laban sa Taiwan at laban sa Pilipinas ay hindi nakabuti. Kasi nga, majority ng mga bansa sa mundo, especially sa Europe, European Union, America, Canada, at maraming mga bansa dito sa Asia, maging sa Middle East, ay sumusuporta sa Taiwan at sumusuporta sa Pilipinas. So, hindi naging effective sa China ang ginagawa ni Xi Jinping, yung kanilang pangulo, sa pagiging agresibo laban sa Taiwan at laban sa Pilipinas sa isyu nga po ng West Philippine Sea. Ibig sabihin, yung paninindigan ng Pilipinas under President Marcos at ng ating mga military at Coast Guard dyan sa West Philippine Sea, ang laki pala ng epekto niyan pangkalahatan sa China. Kaya pala, dekada na lang ginagawa yan, puro pambubuli ang ginagawa, puro pananakot, puro saywar, binabaligtad nila ang sitwasyon. Pero sa pag-aakala nila na makaka-recover sila, nagpapaawa sila sa buong mundo na sila yung inaagawan ng Pilipinas. Wow! Ay alam naman ng buong mundo yung international law na nagsasabi na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Kaya kung nyo mapapansin, lahat ng kailang ginagawa, binabaligtad ang sitwasyon. Tipong tayo daw ang trespassing dyan, tayo daw yung nambubuli sa kanila, tayo daw po yung nagpapaalis sa kanila. Hindi totoo yun. Sila yung nangaharas. Mas naniwala ang maraming bansa sa mundo, hindi lang Amerika, Canada, hindi lang Japan, hindi lang po ang Australia, hindi lang po ang marami pang ibang lugar. Doon sa katotohanang ginagawa nila na nanghaharas, nagmamaliit, minamaliit ang Taiwan at ang Pilipinas. Although iba yung issue sa Taiwan, pero sa Pilipinas, grabe. Napakalakas po na naging dating
yung global awareness ng administrasyon ni Pangulong Marcos at ng social media, kasama na tayo dyan, na nagpaparating sa buong mundo na kung ano-ano ang ating kalagayan sa pang-aapil, pang-aagaw ng People's Republic of China sa West Philippine Sea. Yan po yun. So, sa ngayon, sa aking pong opinion at analysis sa isyong ito, aba, ay nagtagumpay tayo. Nakuha natin ang suporta ng tao ng buong, ng maraming mga bansa sa mundo at naka-apekto na sa ekonomiya at seguridad na rin ng buong China ang kanilang pinaggagawa. Kasi nga, identify na ang mga bansang ayaw sa kanila. Kakaunti ang mga bansang kakampi nila. Mas maraming bansa ang kakampi ng Pilipinas. Mas marami tayong kakampi at kinakampihan tayo dahil tayo ay minamaliit ng isang bansa katulad ng China. So, yan po yung totoo na hindi pinapalabas ng ilang mga Pilipino na involved sa disinformation campaign, propaganda ng China. Ginagamit pa ang ibang mga Pilipino, mga politiko, mga abogado o mga opisyal ng dating opisyal ng pamahalaan. Di ba? Yan ang totoo na hindi nila tinidiscuss. Pinipilit nilang malaki ang China, kaya-kaya tayo ng China, wala tayong laban sa China, wala tayong karapatan sa West Philippines. Ganun ang kailang ginagawa eh. Ni hindi nila isinisingit na ang Pilipino ay may karapatan sa lahat ng aspeto. At ang Pilipino ay nakakuha na ng suporta sa buong mundo. Hindi lang po ang Amerika, Canada inuulit to. Diba? Iyon ang ating panalo. Kaya muli, ituloy natin, tuloy-tuloy po dito sa aking mga channel ang pagtalakay dito. Huwag nyo kong iiwan. Ito ay para sa bayan. Kaya nga tayo ay nagpagupit ng ganito, military cut eh. Bilang sympathy, bilang pagsuporta sa ating mga military. Kita niyo yung gupit ko? Military cut. Ah, ito ay simbolo ng pagsuporta sa ating ang forces of the Philippines na kailang pinaninindigan atin ang West Philippine Sea. Bilang isang tao, bilang Pilipino, bilang isang civilian, isa lang yan sa aking maibibigay na suporta sa kanila. Respeto, pagkilala, sa kanilang ginagawa para sa mga Pilipino. Ayan po ang ibig sabihin. Kaya nakita nyo, ngayon lang yata ako ng pagupit ng ganyan. Military cut yan. Ha? Kaya mga sundalo, hindi kayo nag-iisa. Militaryng Pilipino, hindi kayo nag-iisa. Nandito maraming Pilipino. Ako lang naka-front kasi dito sa channel na ito. Kaya huwag nyo kong iwan. Yung hindi pa ho nakakapag-follow at subscribe, mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Hindi ako sasama dyan sa disinformation laban sa Pilipino. Sasama ako sa information dissemination ng totoo para sa ating karapatan. Magkaiba po yun. Information dissemination sa katotohanan at karapatan ng Pilipino, yan ang ating gagawin. Atin ang West Philippine Sea. Apektado na ang China sa kailang mga ginagawa. Mabuhay ang ating pamahalaan. Mabuhay ang ating military. Mabuhay ang ating Coast Guard. At mga Pilipino nakakaintindi ng sitwasyon para sa karapatan at sa bayan. At yan nga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga, yung nga tungkol nga sa ginagawa nga ngayon ng mga Chekwang to, ito nga ang China, na kung saan eh sila mismo ang tinatamaan ng kanilang kagagawan sapagkat nga itila nga ba eh, halos nga yung mga bansa dito nga sa buong mundo eh, tila nga ba eh, ayaw nga dito nga sa ginagawa nga ng mga Chekwang to dito nga sa China dahil nga sa mga panggigipit o tila nga ba eh pangunguha ng teritoryo dyan sa West Philippines nga mga kabalita natin. Dahil nga yan umano mga kabalita natin syempre sa binibigay na talagang isuporta ng ibang bansa o ng ating mga Pilipino na talagang sumusuporta para labanan yung ginagawa nga nitong mga Chekwang to upang hindi tayo makuhaan at tuluyan nga yung maging sunod-sunuran sa mga nais nga nitong mga Chekwang to o nitong China nga dyan sa West Philippine Sea na kung saan pinapakita natin syempre yung ating pakikibaka, yung pakikipaglaban natin dito sa China. Yung patuloy nating pananaig nga no, sa ating teritoryo o yung ating pananalig na atin yung teritoryo na yan at hindi natin ibibigay dito sa mga Chekwang to. E tila nga ba talagang isinusuportahan na ngayon ng maraming bansa. Kabilang na dyan syempre yung US no, mga kabalita natin na talagang dito nga ay kontra sa mga hakbang o mali nga ginagawa dyan ng mga Chekwang to. Na tila nga ba itong China
sila ang napipilayan sa ginagawa nila ngayon dyan sa West Philippine Sea na kung saan ay talagang napupunterya yung kanilang ekonomiya. Napatuloy nga nilang pagnanais na hakbang dyan sa West Philippine Sea o yung ginagawa nilang pananakop na kung saan may mga ginawa pa silang mapa na hindi nga nagustuhan ng maraming bansa na kung saan ay marami silang tinatamaan na nasasakupan na kabilang na nga dyan yung Pilipinas. At dito nga patuloy rin syempre na talagang paninindigan ng ating mga hukbo dyan sa West Philippine Sea. Ang tuluyan nga sumisira nga sa imahe ng mga Chekwang to o sa China nga na kung saan sila yung nakikita talaga na maraming ginagawang kabalbalan o kabulukan dyan sa West Philippine Sea nga mga kabalita natin na dapat lamang ipagpatuloy syempre yung talagang paglalantad sa mga kamaliang ginagawa ng mga Chekwang to dyan sa West Philippine Sea at yung kanilang patuloy na pananakop at paggigiit ng teritoryo na hindi naman sa kanila. At syempre yung pakikibaka at pakikilaban ng ating bansa ang ipapakita at patuloy ito dahil epektibo nga panangga rito ito sa mga Chekwang to upang tuluyan itong mga Chekwang to mapahiya sa kanilang ginagawa. Dahil dito nga mga kabalita natin talagang yung mga bansa nangangayaw na ngayon dito sa mga Chekwang to o dito nga sa China dahil nga sa ugali at talagang yung pinapakita nila dyan sa West Philippine Sea na hindi nga maganda at hindi tama, no? Subalit nga talagang may mga hunyango na mga tila nga ba Pilipino na sumusuporta dito sa mga Chekwang to na kung saan tila nga ba nakasanla yung kaluluwa nila sa China na ito nga yung ginagawang propaganda o yung kanilang mga hakbang talagang siraan na talagang kumampi ng kumampi dito nga sa mga Chekwang to at dito nga ipabanguhin yung ehemplo at yung katayuan nga ng mga Chekwang to dyan sa West Philippine Sea na kung saan suportado ng mga walang hiya nga at talagang hindi marunong nga kumilatis o kumilala sa ating bansa o talagang nakakasuklam yung kanilang mga ginagawa no? Dahil nga kapag suporta at pagmamahal dito sa mga Chekwang to na tila nga ba ito yung kanilang sinasamba no mga kabalita natin. At dito talagang dapat lamang talagang manindigan at ipahayag ng paulit-ulit at patuloy nga sa buong mundo na atin ng West Philippine Sea at hindi nga sa mga Chekwang to o hindi nga sa China at patuloy nating ipagdikdikan at ipaglaban yung ating karapatan sa ating teritoryo at ipakita pa rin sa China na hindi tayo natatakot sa maaaring gawin nila o yung Pilipinas ay hindi natatakot talaga na nakunin yung ating sariling teritoryo dito sa mga Chekwang to na inaangkin nga dyan sa West Philippine Sea. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo lang bahala magkomento sa iba ba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa News PH. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yan mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.